So yun na mga ka-tenyo, nandito na kami sa airport ngayon at uwi na tayo papunta ng Taiwan. Hindi ko na nakuha yung vlog kanina sa hotel namin kasi sobrang nagmamadali na kami. Pero ganun pa man, maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta, no, sa laban ni Boss Bullet versus The Mammoth. At ito, pabalik na tayo ng Taiwan ulit. Thank you Boss Bullet, maraming salamat. Mark Mugen, Coach Jibote, Coach Kabogs, Bob Soberano, paring Billy Jack, Damsa, at sa lahat-lahat, sa mga hindi ko nabanggit, alam nyo na kung sino kayo, buong team Mandirigma, maraming salamat. At ayan, kasama ko na pamilya ko, uwi na kami, bye-bye. So, update ko na lang kayo mamaya ulit. Mamaya, doon tayo sa arrival, mga kapenyo. Maraming salamat Boss Bullet, ha, sa binigay mo t-shirt, hindi ko makakalimutan yon. At kita-kits na lang ulit tayo pagka-uwi ko. So ayan guys, kung makikita nyo, napakadaming lalabas ng bansa ngayon or lugar. Kasi yung ibang kasama namin dito, pupunta ng Davao, Cebu, mga ganon. Nasa Terminal 3 kasi kami. Tapos, ito na yung sasakyan namin. Kaya mga pengyo, check-in namin lahat. Kita nyo naman gano'ng karami yung gamit namin. Bali, 8 maleta, 2 bag na malalaki. So ayan mga pengyo, no? Ganyan kahirap yung ginawa namin nung pumunta kami ng Nueva Vizcaya. Tapos nung umuwi ulit kami Maynila, ganyan din, ganyan kahirap. Kaya pag magta-travel kayo, payo ko lang, huwag na kayo magdala ng marami talaga. So sa susunod, hindi na rin kami magdadala ng marami. Opo, thank you po. Ang babait na mga crew dito. Ayan mga pinyo, tapos na aming order dito sa Kenny Rogers. Tapos, diretso na kami kasi magpa-flight na kami in 30 minutes na lang. Baka mo na yung receipt. So ito na guys, boarding na tayo. Passport. Ayaw mo ba to? Oh, mama. Pababasa ka. So ayan na mga pinyo. Ano yung katotohanan at nung paghihirap natin. Grabe yung paghihirap eh. Dire-diretso. Okay. Lima po kami. Sige sir, wait lang sir. Tatawagin ko isa-isa. Sige po. Ma'am Judy Tan. Sige ma'am, forward ka na po dito. Sana all. Next po, Jacob. Jacob. Sige, forward ka na, Jacob. Sana una ka pa. Hindi, go na ka. Sir John Simon. Yeah. Then, ako na Sir po. Sir John Bill po. Yes po. Thank you. Tapos yung last thing. Si Ma'am Shihan. Si Ma'am Marie. Thank you. Salamat po. Doon na babe. Doon na. Hey! Makita natin ang katotohanan mga kapengyo. Yun oh. Yun yung sasakyan namin. So, ayan. Goodbye ulit Manila. See you soon Taiwan. At maraming salamat talaga sa lahat ng mga ano, no, mga ka-solid kapengyo natin na pumunta tsaka nagmamahal, no, sa team Mandirigma. Ayan po yung babae may dala ng Kenny Roger. Aga sa aeroplano may dala. May pagkain pa dahil sa aeroplano. So ayan, mga penyo, boarding na kami. At yun ang saglit na lang, alis na yung aeroplano namin. 1:55.
Thank you, Lord, sa lahat-lahat. Sana first class. Yeah. Paunahan lang tayo ta 11. No. Eleven. Ano tayo, babe? Yan, lahat na yan natin, hanggang D. Hanggang E. Yan, kunin mo na yung linya na yan, te. Doon tayo, dito. Yan, helera na yan, row. Pagkain ng Cebu Pacific, oh. Kenny Roger. Sarap eh, oh. Saan nga natin, kakain nila. Hindi totoo yan, bola lang yan. Grabe, ang sarap nito. Ano? Chill, man. Kain muna tayo, lutom na ako talaga. So ngayon mga penyo, no? Tapos na tayo kumain. Tapos, ang mag-good news dito, kahit na mahirap yung pinagdaanan namin kasi meron kaming 100 kilo talaga na baggage. Pero dito pala sa Cebu Pacific, ang kinukuha lang nila is ano, yung isang maleta, kikiluhin yon. Kailangan masagad mo ng 20 kilo yun. Kaso sa amin, hindi sagad. Isang dalawang 16 kilo, isang 11 kilo, tapos dalawang 18 kilo. So lugi kami ng 21 kilo. Pero ganun pa man, hinayaan na lang namin at hinancarry na lang namin yung ibang dala namin. So sobrang hirap ang dinanas namin dahil kumuha pa kami ng yung mga cart. Tapos pagdating doon sa loob, sinisita kami kasi bakit daw lima yung dala namin bag, bawal daw yun, kailangan daw isang tao, isang bag lang o isang hand carry lang. Pero buti na lang yung lalaki doon sa may Terminal 3, eh mabait siya, pinakawalan niya na kami, pinabayaan niya kami. So marami salamat sa iyo kuya, kung sino ka man, napakabait mo. At buti na lang hindi kami nahuli dito kasi dumating kami 1:35 na, 1:55. Lilipad yung aming aeroplano. So nakakain pa ako, nakita nyo naman, nakakain pa ako kanina. At mababait naman yung mga stewardess, hinayaan mo na kami kumain. Tapos eto, magpa-flight na ngayon. Tsaka sinabi sa amin na bawal na kumain. Eto yung mga pagkain namin. So ayan, nakita nyo, konti lang yung mga nagpa-flight ngayon. Dito sa harap namin wala. Ayan, see. Ayan si waifu. Ready na Simon, ready na ba? Yes, excited na siya pumasok sa school. Ate, ready na ba? Ready na akong umiga mag-quarantine. So ayan, pagdating namin ng Taiwan mga kapengyo, ibang istorya na naman yon. Meron kaming 3 days quarantine na harapin doon at 4 days self-quarantine. Total of 7 days. So update ko na lang kayo mga kapengyo kasi home quarantine kami, hindi kami sa hotel. Kaya kita-kits Taiwan. Namiss din namin yung Taiwan kasi matagal din kami dito. Like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Ooh.
Jacob eh, oh, pero oh. Ito na pala ngayon, ano, itong pagkain nila. Hindi po yung dropping. Thank you. Ayan. Shoutout ka, sir. Arrived na kami ng Taiwan at grabe sakit sa tenga hanggang ngayon kasi noon sa may ere nagano pa kami, nagantay pa kami ng may bababang aeroplano at ngayon inaantay na lang namin na mawala yung sign ng seatbelt. Then after nyan, ano na, pwede nang bumaba, no, papuntang immigration tapos uwi na tayo. Ay, sa wakas. Nandito na kami sa Taiwan. Bibitas away. So yan mga penyo, pagpasok nyo ng Taiwan, sobrang higpit na kagad. May mga nakasasalubong na kagad sa'yo na ano, mga nakasuot ng parang doktor. Tingnan na nila kagad. Sinecheck na nila. So ito na nga guys, nakuha na namin yung mga gamit namin at palabas na kami ng airport. Ay, kaso ang problema, yung susundo sa amin, hindi dumating. Ang dami pa naman namin gamit na dala. Napaka-hassle lang talaga. Nakaka-bad trip kasi. Akala ko susunduin kami. Kasi usapan na yun mga kapenyo eh, nasusunduin niya kami dahil wala kami dalang sasakyan. Dahil dalawa kami ng kapatid ko, nagbakasyon eh. Kung alam lang namin di niya kami susunduin, di sana iniwan na lang namin yung sasakyan namin dito sa airport. Ay nako, panibagong challenge na naman to. Hindi ko alam kung paano gagawin ang kapatid ko, kung magano ba kami, kung magta-taxi ba kami o mga MRT kami. Hello? Oh. So yung mga kapenyo, no, sabi ko kanina, ano, wala magsusundo sa amin, di ba? So ngayon, trinay namin pumila dito sa taxi ng Taiwan. At ayan, ang good news, maraming pila pero napakabilis naman. Tapos, guess what mga penyo, mula Taoyuan Airport hanggang Hsinchu, eh, 1,000 lang. No? So, sobrang mura. Hindi katulad noon. Nung talagang malala pa yung COVID-19 dito, ang presyo umaabot ng 20,000 to 15,000 ang taxi. Ngayon, 1,000 na lang mga kapenyo, parang bumabawi sila sa mga tao. So makikita dito sa likod ko ang dami. Dito sa harap. Kami lang ni kapatid tsaka ni Jacob nandito kasi si waifu. Pahinga muna dun sa likod dahil syempre alam nyo na mga penyo, buntis. Pero ano na ngayon, time check, 7 na, magsa 7 na ng gabi. Medyo haggard na kami tsaka pagod na, no? Maghapo kami bumiyahe pero kaya natin to kasi nandito na kami, no? So masaya ako kasi yung mga na-experience ko dyan napakasarap, diba? Kaya nga nasabi ko kanina, sulit na rin yung aking pagtutur ng 1 month and 1 week dyan sa Pilipinas. Ano mo naman ang taxi dito? Ganda oh. Naluwag pa nung ano namin gamit oh. Tapos pang tatluhan lang every taxi tatlo lang ang laman oh. Napakaganda okay. Epa, uwi na kami at medyo pagod na, ah, pero time check.
7:15 na, no? Siguro mga alas 8 na kami dadating ng bahay. Update ko na lang kayo. Here I might move my head to your face.